times 4 din ba yung pagkasipag nyo kapag nag-aabot na si mister? Ako kasi ganun, kahit hindi ko trabaho ginagawa ko. Tsaka hindi ko naman kinukuha lahat, nagtitira din ako kahit 1,000 para sa kanya. Para if ever na meron siyang gustong bilhin ay mabili niya. Hindi naman kasi ako yung tipong garapal na asawa, kaya kahit sobrang bait ni Pidel ay hindi ko naman siya inaabuso. Eto nga, lalapitan ko pa siya kasi itatanong ko kung ano ba yung gusto niyang ulam for today. Baka pwede ka na magpabaka ngayon. Gusto ko yung beef puchero. Kaya naman agad akong kumuha ng pera sa bag ko. Kaso buong 1,000 pala to. E naisip ko hindi pa to kayang pabaryahan sa palengke dahil sobrang aga pa. Kaya nakaisip ako ng paraan, hihiram lang sana ako ng 200 or 150. Kaso nakita ko 1,000 din pala to buo. At kinuha ko na nga baka naman kaya pa tong baryahan doon. Oh, hindi porket bagong sahod si mister ay always natin sasabihin, deserve ko to, deserve ko to. Pag nawala ba kayo sa budget ay deserve nyo pa din yan. Dito nga sa same more, bumili na ako ng 90 pesos na baka, tapos maliit lang na tomato sauce. At sa palengke naman, kumuha ako ng 2 saba, 1 maliit na cabbage, 1 carrots na tag 5 pesos, at 4 pesos na Baguio beans. At pumulot na rin pala ako dito ng 1 tali ng pechay at 1 kamatis. Pagka uwi ko sa bahay, inugasan ko na yung baka, tapos papakuluan ko to hanggang sa ito ay lumambot. Naglagay pa nga ako dito ng tinidor, hindi ko rin alam kung bakit. Pero kung may pressure cooker ka naman, pwede na kahit hindi mo pakuluan, dere-derecho na. Inislice ko na rin pala yung mga sangkap na binili ko kanina. Pag okay na at malambot na yung baka, ay iset aside lang natin muna. Huwag nyo itapon yung sabaw ha. Dito nga sa lutuan natin ay naglagay ako ng konting mantika. Uunahin ko munang i-pan-fry yung saba at yung carrots. Tapos kapag okay na, set aside nyo lang. Isusunod na nga natin igasa dito yung sibuyas at yung bawang. Antayin nyo lang itong mag-caramelize bago nyo isunod yung kamatis. Yung kamatis naman, lulutuin ko to for 1 minute hanggang sa ito ay medyo maluto na at pwede na siyang i-smash. At kapag okay na yung kamatis ay dito ko na ilalagay yung baka. Bali hindi ko muna sinama dito yung sabaw. Gusto ko kasi siyang igisa kasama nung sibuyas, bawang at kamatis. Naglagay pala ako dito ng konting patis at black pepper. Tapos hinalo-halo ko at tinakpan ko siya for 1 minute. Nga pala gusto ko magpasalamat kay Ma'am Sheena Tis or kay Opa Pagkain PH sa pag-sponsor ng ating video for today. Pagkatapos kong tinakpan yung karne ay dito ko na nilagay yung tomato sauce, yung pinagkuluan natin kanina sa baka, at nag-add pa ako ng konting tubig. Pwede rin naman kahit hindi na. Tapos hinalo-halo ko at tinakpan ko hanggang sa ito ay kumulo. At pagkakulo nga ay naglagay ako dito ng konting asin, tapos nag-add na rin ako ng konting black pepper pa. Pagkatapos kong mahalo ay nilagay ko na rin dito yung Baguio beans at yung pinrito ko kaninang carrots at yung saba. Tatakpan ko lang ito hanggang sa ito ay kumulo. Kapag kumulo na, pwede na natin dito ilagay yung pechay at yung cabbage. At kapag nalagay na nga natin yung pechay at yung garbage, tatakpan ko lang siya for 30 seconds and then pwede na natin i-turn off yung stove. Kasi mahirap na kung malalata yung gulay na nilagay natin. So ayan, eto na, pwede na natin siyang i-serve. Pagkatapos nga ay nagbigay pa ako ng ulam dito sa nagtatrabaho sa opisina. Nagpapabili kasi siya kaso hindi ako makalabas. At eto na, ang saya-saya ni Fidel sa ulam niya. Kita naman eh, di ba? Hindi naman yan pinilit tumawa. Eto talaga yung gusto kong reaction kapag tuwing hinahain. Iyan ko siya ng ulam. Ikaw ba kumuha ng pera sa wallet ko? Oo. Oh, bakit? Wala lang. Tinanong ko lang. Salamat sa panonood!